What's up mga kaipak? Ngayong araw pag-uusapan natin kung ano nga ba ang tamang wire para sa'yo. Dito sa video na to, tuturuan ko kayo kung paano kayo makakapamili ng wire na para sa'yo. Yo mga kaipak, welcome back to my channel at yung mga bago sa channel ko. Ako nga po pala si James. Gumagawa ako ng mga tutorial sa vape, tips and advice, so i-check nyo yung channel ko and don't forget to subscribe at i-hit nyo yung notification bell para ma-update kayo sa mga bago pang videos. So, ngayong araw pag-uusapan natin is tungkol sa wire. So, ang plano kasi gagawin kong series to kasi palagay ko hindi to magkakasya sa isang video lang. So, ang hihilingin ko sa inyo, mag-focus talaga kayo dito sa mga sasabihin ko. Intindihin yung maigi. Tapos, gusto ko i-absorb nyo kasi pag na-absorb nyo lahat tong mga sasabihin ko, kayo na yung makakapamili ng wire na gusto nyo. Kasi ang dami nagtatanong sa akin araw-araw kung ano yung dapat na wire na gamitin nila. So sa totoo lang naman kasi wala naman talagang pinaka the best na wire. So siguro minsan nakadepende sa mod kasi minsan may required yan na resistance. Pero yung specific na wire wala naman. Ang dapat nyong malaman is aralin lahat ng wire para magkaroon kayo ng idea kung ano yung dapat nyong gamitin. So yun ang ituturo ko sa inyo. And yun nga katulad na sabi ko, tapusin nyo tong video na to at intindihin nyo maigi. So, mag-start na tayo. Una, ano nga ba yung mga klase ng wire na ginagamit natin sa vape? Meron limang klase ng wire na ginagamit sa vape. Una, kantal. So, yan ang pinaka-common na makikita mo, kantal. Kantal wires, kantal A1, eh, makikita mo. Ang kantal kasi, yan ang isa sa pinakamaganda kung nag-aaral ka palang mag-build kasi nag-i-stay talaga siya sa pagkakagawa mo eh. O halimbawa kasi pagka nilook mo siya, hindi siya madali masira lalo na kung yung medyo makapalang gamitin mo, mga 0.5 ganyan. Then marami ring special wire na ang gamit is kantal. So yun yung pinaka-base ang pag-uusapan natin ha. So kantal, meron mga Clapton, Fuse Clapton na made from kantal. Pero next time natin pag-uusapan yung mga special wire. So ngayon, yung pinaka-main lang, napakaganda siya para sa mga beginners na mag-build kasi nag-i-stay nga siya sa pagkakaloop. Pero kung ang hinahanap mo is yung wire na para sa temp control, hindi ito yung para doon. Yung kantal, hindi mo siya pwede gamitin pang temp control. So yung temp control, gagawan ko ng separate na video na lang yon. So abangan nyo na lang. Kasi yung mga naka-variable dyan, di ba may option ka na temp control, marami rin nagtatanong sa akin. Magagamit mo lang siya kapag depende sa wire mo. It's either stainless steel, nichrome, o titanium. So, ang kantal, hindi siya kasama doon. So, halimbawa, gamitin mo yung temp control, hindi siya mag-activate kung kantal naman yung gamit mo. So, next video na lang. Hiwalay na video ko na lang yung para mas maipaliwanag ko na maayos. So, yun nga, ang kantal, hindi siya pwede sa temp control. So, next tayo. So, pangalawa, nichrome. Ang nichrome naman, clashes siya ng wire na merong halong nickel. So, dahil dun sa may halo siyang nickel, mas mabilis yung ramp up niya, mas mababa yung resistance niya kung i-compare mo sa kantal. Ngayon, anong epekto nun? Pagka mababa ang resistance at mabilis ang ramp up niya, mas mabilis mag-fire. So, halimbawa, same build ang ginawa mo, 6 loops, 24 gauge sa kantal, ganun din, 6 loops, 24 gauge sa nichrome. Mas malakas ang firing ng nichrome compare sa kantal. Kasi mas mabilis siya, mas mabilis yung takbo ng kuryente sa kanya dahil sa nickel. At advice ko lang sa mga gamit ng nichrome, kapag nagbi-build kayo, halimbawa kung variable ang gamit nyo, mababang wattage mo lang siya i-build. Kung naka-pulme ka naman, dapat pitik-pitik lang. Kasi since mababa yung resistance niya, mabilis yung ramp up niya, mabilis rin siya maputol kung masobrahan mo ng wattage. So yun lang masasabi ko sa nickel, kinumpare ko lang siya sa kantal. So next tayo sa stainless steel or SS na tinatawag, di ba? Yan ang stainless steel, yan ang usually na ginagamit sa temp control or the best talaga siya para doon. Pero pwede rin naman siya sa wattage mode. So since stainless nga siya, mabilis rin yung flow ng current doon sa stainless. So mababa rin ang resistance niya na parang nichrome and malambot din siya kapag ka binibuild. So mas malambot to compare sa nichrome. So, okay naman siya pag nilulup mo malambot. Ang problema lang, kapag ka nagbibuild ka na, naglagay ka ng bulak. So, dapat ingatan mo yon kasi nga malambot siya. Maaring masira mo yung build. So, yun. Ang pagkakapareha niya lang sa nichrome is mababa rin ang resistance niya.
So next natin is Ni-200 or nickel. Ito na yung ano, purong nickel na lang siya. So talagang sobrang lambot nito. Kapag nahawakan nyo, parang kung familiar kayo dun sa ano, sa panghinang, yung bala ng alambre ng panghinang. So medyo ganun siya kalambot. Then talagang madali siyang maputol. Tapos ma-advise ko naman dito, kung ito yung gamit nyo, hindi mo siya pwede gamitin ng sobrang init. I mean, habang nagbe-vape ka, tapos talagang pinapainit mo siya ng sobra o sa mataas na wattage. Kasi ang nickel, kapag ka na-reach niya yung init, na sobrang init para sa kanya, nag-o-oxidize siya na magiging cause na parang magre-release siya ng kakaibang substance. Hindi ko na ma-specific. Maganda i-search nyo na lang din para mas sigurado. Kasi ayoko magkamali na sinasabi. Pero ang sigurado ko, kapag na-reach niya yung init na sobrang init para sa kanya, meron siyang i-release na parang kakaibang substance na pwedeng maging dahilan ng allergy ng isang tao. So minsan, mangangati lalamunan nyo or basta may kakaiba kayong feeling, baka yun yung dahilan. So magpalit na lang kayo ng wire o kaya ng juice kapag basta may kakaiba sa inyo. So ayun, research nyo yun, yung sinasabi ko na yun para mas malinawan kayo. Ang binibigay ko lang is yung idea para alam nyo. So ang last natin is TI or titanium. Etong wire naman na to is parang katulad din sa nickel. Sobrang malambot rin siya. And nagre-release rin siya ng oxidizing na kapag na-reach niya yung sobrang init. Katulad ng sabi ko kanina. Kaya itong dalawang wire na to is recommended lang para sa temp control. Okay? So yung temp control, yun nga yung mga nasa... Yun nga yung para sa mga naka-variable na may option ka na pwede mong limitehan yung maximum degrees ng wire mo. So, palagay ko, mas maganda i-research nyo na lang rin yan para mas sigurado kayo. Halimbawa, gamit nyo yung titanium tapos mag-temp control kayo, i-search nyo kung ilan yung specific degrees na dapat lang nagamitin nyo para dun sa wire na yon. Tapos ganun din, compare naman sa nickel, medyo mas matibay siya. Hindi siya ganun kalambot. Siguro kasi lambot siya ng ano, ng nichrome. So ganun pa rin, medyo ingatan ng build. At saka ma-advise ko lang, katulad kanina, nasabi ko, ang nickel at titanium, kung yan ang gamit nyo, gamitin mo siya sa temp control. So hindi siya advisable na gamitin sa full mech. Kasi sa full mech, wala kang adjusta ng wattage, di ba? Full force lang yung battery. So kapag full charge talaga yung baterya mo, at nag-fire ka, at kung ma-reach niya yung degrees na sinasabi ko, magre-release yun ng kakaibang substance na ma-inhale mo. At yun nga, kung may allergy ka dun, ma-allergy ka talaga. So ayun, yun na yung pinaka-main na mga wires na ginagamit sa vape. So ngayon, na-explain ko naman dun kung alin yung mas mababa ang resistance sa hindi, di ba? So isa na yun sa basihan nyo kung meron kayong nire-reach na resistance. Ang sunod kong sasabihin ngayon is gauge and size. So ganito, maglalabas ako ng picture dito. Ayan, siguro ipopost ko na lang rin sa Facebook page ko yan. Tapos isave nyo. Ang gauge, mas tumataas na value ng gauge, mas numinipis. Okay? Pagka millimeter, mas mataas na value ng millimeter, mas makapal din. Okay? Kasi dyan nalilito yung ibang tao eh. Kasi halimbawa, alam nila yung 24 gauge. Di ba medyo makapal yun, 24 gauge. Ang 24 gauge, 0.5. Okay, 0.5 mm yun ang pag-convert mo sa millimeter. So, alam nila yung 24 gauge, bibili sila ng iniisip nila na mas makapal, 28 gauge ang bibili nila. Ngayon, magtataka sila ang nipis. So, ganun yun. Mas mataas na value ng gauge, mas manipis. Okay? Tapos, anong pinagkaiba niya mga kapal na yan? Anong magiging epekto sa pag-build natin or sa pag-loop? So, ang epekto niyan, mas makapal, tandaan nyo to ha, kasi nakakalito talaga to sa una, mas makapal na wire, mas mababa ang resistance. Mas manipis, mas mataas ang resistance. So, bakit ganun ang nangyari? So, i-explain ko sa inyo na napakasimple, baka maaaring nakita nyo na rin to sa ibang mga video, pero syempre, iba pa rin dahil explain ko siya ng mas napaka-basic. So, ganito yan. Nagbabase ang resistance natin. Di ba, nasusukat ang resistance natin by ohms. So, ang resistance niya ng wire, imagine niyo na lang, kung gaano kabilis tumakbo yung flow ng kuryente. Yun lang naman nang giging basahan nun. Kaya siya mas mabilis mag-fire. Kaya kung papansin niyo sa full mech, mas madalas ginagamit nila mas makapal na wire. Pero, mas mabilis yun mag-fire, di ba? Mas mabilis siya mag-ramp up. Bakit ganon? Kasi,
mas makapal, isipin nyo na lang hose siya ng tubig. So kung ang hose ng tubig na gamit mo is mas malaki, mas mabilis yung flow ng tubig, mas marami ka agad. Halimbawa, may pinupuno ka na timba, mas mabilis mong mapupuno siya sa paggamit mo is mas malaking hose compare sa napakaliit na hose. So ganun lang siya, isipin nyo yung kuryente ganun. Kapag masyado siyang manipis, hindi ganun kabilis yung takbo ng kuryente, mabagal yung takbo dahil maliit siya, so konti lang. Kaya mas mataas yung resistance niya. Pag mas mataas ang resistance, mas mabagal siya mag-fire. Okay? Mas dahan-dahan. Kasi nga, dahan-dahan nagsasalubong yung kuryente mo. So, ulitin nyo tong video ko na to kung hindi nyo naintindihan yung part na yun. Kaya yan, sana intindihin nyo lahat ng sinabi ko. Panoorin nyo to ng ulit kung medyo naguluhan kayo. Tapos, kasi pag nakuha mo yon, may imagine mo na kung ano yung dapat mong bilhin. Kasi, alam mo na kung paano sumukat ng resistance kahit hindi mo pa nasusubukan na nakuha niyo yun. No, halimbawa, meron kayong nire-reach na resistance na kailangan nyo. Kaya yun, tapos sa mga naka-variable, hanggat maaari mas mataas ang resistance ang kailangan natin, mas manipis na wire ang gamitin. So yung iba kasi na nagtatanong sa akin na gusto mas pang clouds, pinapagamit ko sila ng mga 26 gauge ng mga special wire. Kasi syempre, mas mabilis ramp up nun. Then, eto pa pala, bakit mababa ang resistance nung iba kahit manipis naman? Halimbawa, 28 gauge na fuse clapton. Sige, halimbawa lang, hindi ko na sasabihin kung anong brand. Magtataka kayo pag binili nyo, baka tanongin sa akin, sir, bakit ang baba ng resistance sa 28 gauge naman? Imagine nyo, pag sinabi kasing fuse clapton, dalawa yan, kaya nga fuse, pinagsama, fused. Pagka binosisi niyo yung wire, gupitin niyo yan, tapos buksan niyo. Ang style niyan, dalawang wire yan na pinagsama, tapos inikutan siya ng wire. Kaya sinabing fuse. Ngayon, kung halimbawa, ilalaban mo siya, halimbawa, ibalik natin dun sa sinample ko kanina na kung hose siya. Sabihin na natin maliit yung hose na gamit mo, kaso nga lang dalawa. O tatlong hose ang gamit mo. Syempre, mabilis pa rin mapupuno yung timba na gagawin mo. Kasi tatlo, kahit maliliit yung wire na gamit mo, tatlo naman yun. So, nakuha niyo yung logic. So, yun lang yun. Mas maraming wire, mas mababa yung resistance kasi mas maraming nadadaanan ng current. Okay? Sana may naiintindihan nyo ako. Pinapasimple ko lahat. Tapos, gagawan ko to ng part 2. Make sure na panoorin nyo. Pero, huwag kayong sana ito hindi nyo i-skip. Tapos lahat ng mga nagpapa-shoutout, mag-send lang kayo ng picture nyo sa Facebook fanpage ko. Then, maraming salamat sa lahat na sumusuporta. Pagpasensyahan nyo na kung minsan nalilate na ako mag-reply. Kasi sobrang dami na, 5,000 subscriber na tayo ngayon. So kahit 500 lang ang mag-message sa akin dyan. Tapos, replyan ko yung 500 na yun, magre-reply ulit yan. So nagpapatong-patong. Pero, sinusubukan ko naman ma-reply ang lahat. So, wag niyo lang ako madaliin minsan kasi mayroong mga nagpapa-reply ng ASAP. So, re-replyan ko naman kayo lahat. Basta. So, yun lang. Maraming salamat. Abangan niyo na lang yung part 2 nito. Pag-iisipan ko ulit kung paano ko pasisimplehin lahat ng sasabihin.